Alright guys, magandang araw sa inyo mga kapanalo. Tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng brake pad sa likod. Kasi may nakita ako na nag-post siya, mabuta doon ng 3 hours yung motor, hindi pa napapantan yung brake pad. So 3 hours bago natanggal yung brake pad sa likod. So gamit natin, ayan, Yamaha Genuine rear brake pad. Ano? So kailangan yung tools, meron kayong flat screw. Meron kayong flat screw na maliit na ganito. Tapos meron kayong 5 na ganito ang tsura, alin din. Then meron kayong 8 na pamihit, ano? Open or box wrench, okay? Tapos meron tayong 12. Para saan yung 12? Tatanggalin po natin yung nut dito sa may parte ng pipe, okay? So itong 12 dito yan. Okay, barili mo, Jay. So meron kami impact wrench na may balang 12mm na socket wrench. So counterclockwise yung ikot. Ayan. Ayan na. So pag natanggal nyo po ito, maangat na natin to. Kaya namin tinatanggal to para madali yung pagbunot ng yan, okay na yan. Ito naman ang trabaho nito, yung 8 na flat screw. Tapos meron tayo na ratchet. Ayan. So may lock po yan dito. Ayan. Okay, so ayan, pihit nyo lang. Ayan, nahulog na. So itong lock na to, huwag po kayong magtaka, cover pa lang po yan. Hindi pa po yung pinakang pin. So may pin dito na 5. Ito na yan. Pasok nyo lang dito. Alright, then pihit nyo ulit. Para saan kaya yung malapad na screw na malaki? So before nyo bunutin yung pin, kailangan masungkit nyo muna yung piston, papatrasin nyo muna yung piston caliper. Yan. Yung muna itong bubunutin agad. Alright, so malapit na. Okay na. Yan. So ito yung gamit na malaki flat screw. Yung caliper piston, kailangan patrasin nyo. Okay, so yan. Yan. Para hindi kayo mahirap na magkabit ng brake pad mamaya. Okay na. Saka nyo bubunutin yung pin. Ito na yung pin. Ayan. So, tanggalin natin yung brake pad. O, ayan guys. Abos na, oh. Ito mas malala to. Isa kasi ito yung pinutulak nung tinatawag natin na piston caliper. So, abos na yung kanyang pads. Ayan. Uy, tigas ah. Ayan. So, compare natin yung after, ayan. Ayan, ubus na talaga siya, oh. So, time to maintenance. So, push nyo lang ito papunta doon. Yan. Tapos, lagay nyo ito, brake pad. Yan. Tapos, dito na kayo sa kabila. Lagay natin ito. Yan. So, andun na. So, yung position nito, di naman kayo maliligaw, ano? So, saan nyo nabunot yung isa doon, sa kaliwa, doon nyo rin ilalagay yung sa kaliwa. At kung nabunot nyo naman ito sa kanan din. Yan. Okay? So, ilagay nyo na yung pin. Tapos, 5 na Allen. Pihit lang. Alright. Tapos, huwag nyo naman kalimutang ipump yung preno. Kasi malayo yan. Baka pagtapak nung mayari, malambot. Okay. So, ipitan na ulit yung 5. Yan. So, tama ipit lang. Ulit nyo na ulit yung cover nyo na flat screw. Yan. So, cover lang to guys. Huwag nyo kalimutang ibalik. Kasi pag nilagyan ng putik yun, mahirapan kayong kalasin. Ano? So, ipitan nyo ito. Tamang ipit lang para hindi man maghirap yung susunod na magkakalas. Kung dito man, tapos ipump mo dyan yung tapakan niya. So, ipapump nyo ng konti para lumabas yung brake, yung ano, piston niya. Okay na. Then, alam na, nilip nyo lang itong bloke. Eh. Siyempre may washer yan dito. Ayan. Tapos may nut. Okay. So, kailangan ng pangontra. Tapos impact wrench. So, ipit na dyan. Di ba? Diba? Okay. So, yun na. Tapos na. So, ganun lang kadali magpalit ng brake pad. Okay. Ilang minuto lang yan. 4 minutes. Oh, 4 minutes. So, guys, maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa konting tips na yan, ano, dito sa pagpalit ng brake pad. Saan nga galing si Pops? Sa Bawan? Batangas. Yun, Batangas. Saan, ano ang pangalan ni Pops? Pwede ni Pops? Limwell. Yun. Shout out kay Boss Limwell. Maraming salamat sa kanyang pagpunta dito sa shop. Salamat sa suporta. Ayan. Shout out kay Boss. Alright, so yun yung motor niya. 60th anniversary GP edition na kulay white. Ano? Ingat tayo palagi. Maraming salamat.